Guys, pag-uusapan natin ngayon ang qualified tap penalty. So, alam naman natin yung define, hindi ko na i-define yung tap, no? Kasi araw-araw naman halos ay from time to time ay naririnig nyo naman itong salitang tap or knockout or shoplifting. So, ngayon specific tayo dito sa qualified tap. Yun nga ang sinasabi doon sa books ay ang penalty na qualified tap ay double degree versus doon sa regular tap or simple tap. Okay? So ngayon, ano ba ang example o paano ba nako-consummate yung qualified tap? So ang clue nito para mas madali sa inyo, no, mas madali ay kapag nagkaroon ng abuse of confidence. Iyon yung keyword natin, abuse of confidence. So paano ba yung ano ba example ng abuse of confidence? For example, yung mga yaya o katulong, no, pinagkatiwala sa kanila ang bahay. So kapag nagnakaw sila diyan, yun, qualified tip yun. Another example, yung cashier. So, yung cashier, kapag nagnakaw sila ng perang pinagkatiwala sa kanila, o diba, pinagkatiwala, so, na-abuse yung confidence. So, qualified tip yun. Diba? So, yan, balik tayo sa penalty, no. So, ang purpose natin dito ay alamin ang penalty ng qualified tip. Ngayon, so how to calculate o paano natin mai-estimate yung penalty ng qualified tip. Actually, ang makakapag-eksakto talaga dito, ang magbibigay ng penalty ay yung fiscal or yung prosecutor na naka-assign dito sa kaso, yung judge, yung sentensya, siya lang talaga ang makakaalam kung paano nila pa-final yung sentensya. Sa atin naman, as a criminologist, or calculation lang tayo, estimate. So, ang estimate nito, ng base sa libro to, ah, pwedeng magbago to. So, from, ang amount niya is, kapag yung 200,000, ay to 20K to 600,000 na bracket na ninakaw. So, ang penalty nito ay prison correctional. So, ano ba itong prison correctional? O, diba? From the word prison correctional. Wow! Pasok sa probation. Ang duration ng prison correctional is 6 months to 6 years. O, tandaan po, from 6 months to 6 years. Maximum po yung 6 years. Hindi po lalampas ng 6 years in one day, ha. Maximum of 6 years. O kapag ganon, pag qualified tip pala ay pasok sa probation, di ba? So, tandaan po natin, na ang probation po ay hindi automatic granted yan. Ina-apply pa po yan. So, may application pa po ang ang probation. Hindi automatic granted. So, kung first time offender pala yung respondent o yung suspect kapag nagkaroon ng qualified tip for this amount, 20K to 600,000 ay pasok siya sa probation. So, ano naman ang basihan natin? Sige, mayroon yan. Bago lang ito, 2020K basis circular. Okay? So, maraming salamat at sa inyong pagtitiwala sa ating channel. Sana po nadagdagan ng konting kaalaman ang inyo regarding sa qualified tip. At kung nakalimutan mong ipindutin ang subscribe button nasa bandang kanan mo at i-click mo yung all para updated ka sa mga iba pa nating video. So maraming salamat at muling nagsasabi, ako nga pala si Polisya po. At your service, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.